telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa pag ng Panginoon, kung bayan ngayon nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Araw po ng Miyerkules, 21 linggo sa karaniwang panahon. Sa banal na misang ito, isinasama po natin ang ating mga sari-sariling kahilingan at intentions. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kaming magkaisa ng kaluuban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming luubin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni naman.
samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti, at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo, hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati ng sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikaw ay naroroon, sa siyol ay naroon ka kung doon ako manganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan. O kayas ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim ng pusikit, padaliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman, sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi, parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa aba ninyong mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginaganyakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid at sinasabi ninyong kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating po sa ating pambansang Dambana at parukya ni Santo Padre Pio.
Mayroon pong kasabihan akong nabasa sa social media. Ang kasabihan ay nagsasabing, ang pinuno ay nagtataglay ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan na ito ay nasa mabuting kamay kung ang may hawak nito'y taglay-taglay niya ang kababaang loob. Tunay na tunay ang kasabihan na ito. Ano kaya kung ang pinuno na may taglay ng kapangyarihan ay walang kababaang loob, bagkus kataasan ng kalooban ang nasa kanya? Pang-aabuso, marahil ang kanyang gagawin dahil kataasan ng loob ang maghahari sa kanya. Ang mga eskriba at mga pariseyo ay itinuturing ng mga pinuno noong unang panahon sa kapanahunan ng ating Panginoon. Ang mga pariseyo ay tagagabay ng mga Israelita para isabuhay ang kautusan, ang batas ni Moises. Ang mga eskriba naman ay tagaturo kung papaano ipinapaliwanag ang mga kautusan at batas ni Moises. Kaya ang dalawang grupong ito ay mahalaga. Mayroong posisyon na napakahalaga kung titingnan po natin sa kapanahunan ng ating Panginoon. Subalit, sila'y kinukundina ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo. Sa mga katagang sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mapagpaimbabaw, mga plastik. Napakaganda ng pagninilay natin ngayon kung ito'y ating iuugnay sa nalalapit na eleksyon, ng local election, dahil sira rin po ay pipiliin natin bilang mga pinuno. Inihalin tulad ng ating Panginoon ang mga eskriba at mga pariseyo sa ating Ebanghelyo. Katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Hindi iniinsulto ng ating Panginoon ang mga eskriba at mga pariseyo kung hindi ginigising sila. Ang kanilang mga konsensya ay muling binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na magbago. Ang kanilang pamamaraan ay muling pinupukaw ng ating Panginoon na iwasto at ilagay sa tama. Bagamat masakit ang mga salitang binitawan ng ating Panginoon, subalit marahil ito ang naiisip ng ating Panginoon para magising ang mga pinunong ito na taliwas ang kanilang mga ginagawa. Nagtuturo sila ng mga batas, espiritual pananampalataya ang mga eskriba at mga pariseyo. Subalit ang kanilang mga ginagawa ay kabalintunaan sa kanilang mga itinuturo. Maraming nagsasabing mayamang-mayamang ang Pilipinas pagdating sa natural resources. Kinaiinggitan niya tayo ng ibang bansa dahil nasa atin ang ginto, mga minerals, lahat ay matatagpuan dito. Subalit bakit napakahirap ng mga Pilipino? Mas malaki ang porsyento ng naghihirap dahil sa pagpili ng mga pinuno.
Marahil kung si Jesus ay Pilipino, makingialam din si Jesus kung papaano tayo pumili. Sa nalalapit na eleksyon, basic unit ng ating gobyerno, ang barangay eleksyon na ito, kasama ang sangguniang kabataan. Parati tayong ginagabayan ng simbahan kung papaanong pumili. Subalit, patuloy at patuloy na pumipili tayo ng hindi nararapat. Subalit, hindi titigil ang simbahan sa pagpapaalala, kagaya ng ating Panginoon. Tutuligsain at tutuligsain ng ating Panginoon ang mga iskrib at mga pariseyo para magising sa nangyayari sa atin ngayon na nagtataasan ang mga bilihin. Marahil, ito na ang panahon para tayo ay magising. Kagaya ng mga iskrib at mga pariseyo, ginigising ng ating Panginoon. Nawa tayong mga Pilipino ay magising na rin sa katotohanan na pumili tayo ng karapat-dapat. Muli, ang sabi noong kasabihan, ang mga pinuno ay may taglay na kapangyarihan. At ang kapangyarihan na ito, kung ito'y nasa kamay ng may mga taong mayroong kababaang loob, nasa tamang kamay ang kapangyarihan na ito. Subalit, kung ang magtataglay nito'y kataasan ng loob ang namamayani, yun ang danger. Sa isang Kristiyanong namumuno, hindi kapangyarihan kung hindi pag-ibig, hindi puwersa, kung hindi magandang halimbawa na magmumula sa kanila. Hindi pamimilit kung hindi ipapagawa at ipasusunod kung ano ang nakabubuti sa kanilang nasasakupan, lalong-lalo na sa nakararami. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. At nubayan mo't pagani ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, labing tatalima ko. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat at alisan ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon.
utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Pagkabuhay kami na tubos mong tunay, O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay po nating dasalin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
pagbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo na makiba. Sumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginhawa na di naghihintay kundi ang aking mabati. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Turuan mo akong maglikod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietralcina, monheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay sa mabuting balita ng pagliligtas. Turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan
sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang kligo, clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ika-apat, palagi po natin tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng libreng medical, dental and surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol, tumor, loslos, hernia, bingot, cleft lip at iba pang bukol na panlabas. Adhikain ang programang ito na makatulong sa walang kakayang magpa-ospital in collaboration with UST Medical Alumni Association through Dr. Won Chai and RP Healthcraft Career Foundation Incorporated, headed by Dr. Sanchez and Dr. August Vergara. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado at makakontakt number na nakalagay sa screen. Ika-anim, ngayon Sabado, 2 ng Setyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo at ipayag kanyang pagkalinatabag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.